Anak, may klase ka ba ngayon? Tanong ng ina ni Junjun sa kanya. Opo, nay. Bakit po? Sagot naman niya kaagad. Magpapaigib daw kasi sa iyo ng tubig si Manong Berto eh. Pero babayaran ka rin naman niya. Pero may klase ka pala, anak. Kaya sasabihin ko na lang na wag na lang muna. Naku, nay. Mamaya pa naman po ang klase ko. Sabihin niyo na lang, nay, na ngayon na rin mismo. Para naman na may pambawan ako sa pag-aaral ko, nay. Marami na rin kasi kaming binabayaran ng mga proyekto eh. Kaya mo ba talaga, anak? Naku, pasensya ka na talaga, anak, ha. Pasensya ka na sa nanay. Dahil hindi kita matutulungan muna sa ngayon. Alam mo naman na walang-wala tayo. Pero anak, ipangako mo sa sarili mo na magtatapos ka ng pag-aaral para naman makaaon tayo sa kahirapan na meron tayo ngayon. Opo, nay. Yan din naman po ang inaasam-asam ko. Ang makaaon tayo sa kahirapan. Sad na lamang ng batang si Junjun sa kanyang ina. Sige, maghanda ka na. At sasabihin ko na kay Manong Berto na pag-iigiban mo siya ngayon. At sumunod ka na lang sa kanya, anak, ha. Para naman makuha mo rin kaagad ang ibabayad niya sa'yo. Suwestiyon ang kanyang ina. Sige, nay. Sagot naman ni Junjun. At agad naman na silang pumasok kina Manong Berto upang kunin ang mga pinapaigiban nito. Mag-iingat ka, anak, ha. Paalam ng kanyang ina bago nag-igib ng tubig si Junjun. Habang papunta siya sa iigiban ng tubig at daladala ang naglalaki ang timba, ay nakita niya ang kanilang mga kapitbahay na siyang kaklase niya rin. Oy, nakita niyo ba yon? Ani ni Joseph, na isa sa anak ng mayaman sa kanilang lugar. Ang alin? Takang tanong ng kasama niyang si Junior. Ayun o, si Junjun, ang batang tagaigib ng tubig sa bahay natin. Tara na at pagkatuwa natin para naman hindi tayo maboard sa kakaintay ng kotse ng tatay ko. Ani na lamang ni Joseph. Sige, tara na. Sad naman ang batang si Junior. At agad nilang pinuntahan si Junjun. Hoy, Junjun. Tawag nila kay Junjun. Hoy, Junior at Joseph. Ang aga-aga nyo ata ngayong pumasok sa paaralan. Nakangiting sagot naman ni Junjun sa kanyang mga kaklase. Well, wala naman kaming magawa kahit nakita ka namin. At wala pa naman ang mga sundo namin kahit tinawag ka namin ngayon. Ay, ganun ba? Ano nga pala ang kailangan nyo? Tanong ni Junjun. Wala naman. Pero pwede bang patingin ng timba mo? Tanong naman ni Joseph. Bakit naman? Nahuwag na, baka marumihan pa kayo at mapagalitan pa kayo ng mga magulang nyo. Nag-aalala lang saad ni Junjun kay Joseph. Huwag kang mag-alala, Junjun. Hindi ka pagagalitan. Ibigay mo na lang yung timba. Suwestiyon naman ni Junior. Bakit ba? Ano ba ang gagawin niyo sa timba? Wala naman, hindi ba? O baka may gagawin kayong masama dito, ha? Naho, Joseph at Junior, parang awa nyo na kay Manong Berto ito at huwag na huwag nyong sisirain. Pagmamakaawa ni Junjun. Ang overacting mo talaga, Junjun. Hindi naman namin sisirain, ha? Ani naman ni Joseph. Ang damot mo naman, ibigay mo na nga lang kasi. Matigas na saad ni Junior. At agad na hinila ang timba sa mga kamay ni Junjun. At agad naman itong itinapon sa maputik na daan. Anong ginagawa nyo? Naiiyak na saad ni Junjun. Nakakaba o bulag? Siyempre tinapon sa putik tong timba mo. Ano ka ba, Junior? Basta mahihirap, ay mahina talaga ang mga utak ng mga yan. Kasi wala naman mga vitamins at mga pangkain. Kaya hindi agad makagets. Ay oo, nakalimutan ko agad. Ay, makakalimutin na kasi ako eh. Kung wala kayong magawa sa buhay nyo, Joseph at Junior, huwag kayong makialam sa buhay ng may buhay. Tignan nyo ang ginawa nyo, tinapon nyo pa ang timba. Ani ni Junjun. At agad na pumunta sa mga putik para kunin sana ang timba. Subalit ay bigla siyang itinulak ni Joseph. Aray! Ang damit ko! Sigaw ni Junjun. Ew! Kadiri ang baho mo na! Natatawang saad naman ni Junior. Yan! Diyan ka na babagay, Junjun. Sa putik na yan. Dahil tagaigib lamang ang trabaho mo. At huwag ka nang mag-aral. Magigib ka ng magigib ng tubig. Kawawa ka naman eh. Hindi ka na nga lalaki. Hanggang dyan ka na lamang. Pati ang height mo ay hanggang dyan na lang rin. Lalaki ka pang mahirap. Kawawa ka talaga. Batang tagaigib. Dagdag pang pangaasar ng batang si Junior. Walang nagawa si Junjun kung hindi ang kunin na lamang ang timba. Kahit na ang dumi-dumi na niya. Mabuti na lamang ay sinundan siya ng kanyang ina. Hep, 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 hep.
Anong ginagawa niyo sa anak ko? Nay, tawag ni Junjun at nagtago ka agad sa likod ng kanyang ina. Tinulak lang naman namin siya sa putik kasi bagay naman talaga siya dyan. At hindi lang siya, pati ikaw, dahil mahihirap lamang kayo. Ani ng batang si Joseph. Hoy Joseph, ikaw na ang mayaman. Walang makikipag-away dyan. Pero sa asal mong yan, daig mo pa ang mga taong taga-kalye. At isa pa, wala namang ginagawang masama sa iyo ang anak ko ha. Para gawin mo yun sa kanya. Nang matapos na ang sinasabi ng ina ni Junjun, ay bigla na lamang dumating ang mga magulang ni Joseph. Anong kaguluhan nito? Tanong ng ama ni Joseph. Daddy, yung nanay ni Junjun ay pinapagalitan kami dahil inaaway raw namin yung anak niya. Pero hindi naman po yun totoo. Sumbong ni Joseph. Hoy Erma, yung anak mong walang galang. Pagsabihan mo yan ha. At huwag na huwag mong pangaralan ang anak ko. Sir Amor, mawalang galang na po. Pero kasalanan naman po talaga ng anak nyo. Dahil sa nagigib lang po yung anak ko. Pero agad naman nilang kinuha yung timba at itinapon sa may putikan. Tapos ngayon ay naniniwala kayo sa anak nyong sinungaling, sir. Depensa ng kanyang ina. Aba Erma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pinalaki ang anak kong sinungaling ha. Baka yung anak mo ang sinungaling. Sa bagay, basta laki sa hirap, lahat ay gagawin. Kaya nga hindi nakakaahon hanggang sa pagiging tagaigib na lamang ng tubig eh. Dahil sa mga ugaling pagsisinungaling. Sir, sumusobra na po ata kayo. Porket mahirap lamang kami, ay pwede nyo na kaming pagsalitaan ng ganyan? Okay lang naman na sabihin nyo sa akin yan. At huwag nyo namang itadamay ang anak ko. Dahil marangal na trabaho rin naman ang pag-iigib ng tubig ng anak ko ah. Hay nako, hindi ko na kailangan pang makipag-away sa mga katulad nyong mahirap. At ang mga bunganga ay para bang mga asong ligaw. At ikaw Junjun, huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko ha. Dahil magdadala ka lang ng kamalasan sa kanya. Sir, hindi naman po ako lumalapit sa kanila. Sila po yung lumalapit sa akin. Ani ni Junjun. Hindi kaya? Naghihintay kaya kami kay Daddy. Huwag kang gumawa ng kwento. Ang mabuti pa dad ay umalis na lamang tayo. Nakakakasal ang hangin dito. Amoy mahirap. Mabuti na nga. Kaya ikaw Joseph, mag-aral ka ng mabuti. Kung ayaw mong magaya kay Junjun, na wala nang magawa sa buhay. Hanggang sa pag-iigib na lamang ng tubig umiikot ang mundo. At Erma, turuan mo yan ng magandang asal ang anak mo ha. Paalala ni Sir Amor sa kanila. At agad namang umalis na. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Erma sa kanyang anak na si Junjun. Okay lang naman po ako mama. Huwag kayong mag-alala. Sanay naman na po akong ginaganyan nila Joseph eh. Ano? So palagi ka nilang pinagtatawanan at pinagtitripan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Erma sa anak. Opo ma, kaya okay lang talaga ako. Nakangiting saad ni Junjun. Anak, alam kong hindi ka okay. Pero magpakatatag ka ha. Alam kong malalampasan natin ang lahat ng problema natin sa buhay. Huwag mong damdamin ang sinasabi ni Sir Amor sa'yo. Paalala ng kanyang ina sa kanya. Opo ma, alam ko naman po yon. At wala namang masama kung ang trabaho ko ay pag-iigib ng tubig, hindi ba? Basta't ito ay marangal at hindi galing sa masama. Makabuluhang ang saad ni Junjun. Tulungan na nga lang kita dyan anak, para naman makapag-aral ka na. Ani ng kanyang ina. Agad namang ginawa na ni Junjun ang kanyang trabaho at agad naman niyang inihatid kay Manong Berto ang kanyang naigim na tubig. Iho Junjun, o sa'yo na tong 100 piso. Ani ni Manong Berto. Po, ang laki naman po ata nitong halaga. Sa'yo na yan iho. Alam ko naman kung gaano kabigat itong mga timba at nabalitaan ko rin ang nangyari. Kit naaawa ko sa'yo. Naku po Manong Berto, okay lang po talaga ako. Sanay na po ako doon. Nakangiting saad ni Junjun. Alam kong sanay ka na, pero hindi mo may tatanggi na nasasaktan ka pa rin. Kit nawa ay pagpalain ka ng pong may kapal at makapagtapos ka ng pag-aaral mo para naman may ipakita mo sa mga taong nangungutya sa'yo na mali sila ng paghuhusga. Maraming salamat po Manong Berto. Sige po, aalis na po ako. Sa susunod po ulit ha. Kung may ipapaigib po kayo, puntahan nyo na lamang po ako sa bahay. Paalam ni Junjun. At agad naman nang umalis. Junjun, tawag ni Aling Angge sa kanya. Magandang araw po Aling Angge. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Tanong ni Junjun. May ipapaigib sana ako sa inyong tubig eh.
May gagawin ka ba mamaya? Tanong nito. Wala naman po. Naku, mabuti kung ganun. Pag wala ka nang gagawin, ay pumunta ka na lang sa bahay ha, para igiban mo ko ng tubig. Sige po, Aling Angge. Mamaya po ha. Salamat. Paalam ni Junjun. Kaya't kahit na nag-iigip siya, ay hindi niya pa rin pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa siya ay lumaki na, at nag-iigip pa rin siya ng tubig sa kanilang lugar. Hanggang sa nag-high school at nag-koleyo na siya, at ginawa niya itong part-time job para naman sa mga bayarin niya sa kanilang paaralan. Dahil sa hindi sa lahat ng oras at pati na rin ng panahon, ay masusuportahan siya ng kanyang mga magulang. Isang araw habang siya ay nag-iigip ng tubig, ay nakita niyang muli sina Joseph at Junior. Naku, tignan mo nga naman kung sino ang makikita nating muli, oh, Junior. Paninimula ni Joseph. Aba, hanggang ngayon pa rin ay tag-iigip pa rin pala to ng tubig? Sarkastikong saad ni Junior. Joseph at Junior, ayoko ng gulo. Aba, sumasagot at parang ang tapang na nito pre ha. Ilang taon lamang tayong nawala ay ang tapang na ng dati nating kaibigan? Natatawang saad ni Junior. Naku Junior, tara na. Hayaan na natin yan. Dahil kung papatulan natin yan, ay baka sa atin pa dumapo ang malas at hindi sa kanya. Hayaan na natin yan. Kasi hanggang tagigib na lamang yan ang tubig eh. Suway ni Joseph kay Junior. Teka lang pre, gusto kong magpaigib ng tubig. Igiben mo nga ako mamaya. Pasensya ka na Junior, marami pa kasing magpapaigib eh. Kahit hindi kita maigiban sa ngayon, pagpapasensya ni Junjun. Sa bagay, yan lang naman kasi ang alam mong trabaho. Kahit hindi na talaga kami nagtataka kung bakit paglipas ng ilang taon ay tatanda ka na sa pag-iigib ng tubig. Dahil sa hanggang dyan ka na lang naman eh. Kawawa ka talaga, Junjun. Natatawang saad ni Junior. Agad namang lumapit si Joseph sa kanya at bumulong. Huwag kang mag-alala, Junjun. Kapag may negosyo na kami, ay kukunin ka naming tag-iigib ng tubig para naman mas mapalugo mo pa yung talent mo. Natatawang saad na lamang ni Joseph. Sa bagay, tatanda ka lang namang tag-iigib ng tubig eh. Tawang-tawang saad ni Junior kay Junjun. Napailing-iling na lamang si Junjun at agad na lamang umalis dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang tama at mali. Aba, ang bastos ng Junjun na to ha. Humanda ka sa amin kapag magkita tayong muli. Sigaw nila kay Junjun na palis na. Naiyak na lamang kasi si Junjun kahit umalis na siya. Huwag kang umiyak dyan. Hindi ka na bata. At alam mo sa sarili mo na hindi ka tatandang tag-iigib ng tubig kung hindi magiging successful na businessman ka in the future. Paalala ni Junjun sa kanyang sarili. At agad namang umuwi na ng kanilang bahay. Dumaan ang ilang taon at nakapagtapos na rin siya ng kanyang pag-aaral. Habang ang pamilya naman nila Junior at Joseph ay nabaw na sa utang at tila ba sa isang iglap ay gumuho ang lahat ng kanilang ari-arian. Ngayon ay tila ba isa na lamang siyang normal na tao sa kanilang bayan. Anak, alam mo na ba ang balita? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Ang alimpunay, hindi ko pa po alam eh. Kasi po busy po ako sa pag-iisip kung ano po ang negosyo ang kailangan kong itayo nay. Kasi alam mo naman, na kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, ay magtatrabaho na rin ako. Mas mabuting mag-iisip ako ng negosyo na ipapatayo ko para naman ngayon pa lamang ay napag-iipunan ko na ito. Kilala mo pa ba yung kababata mong sina Junior at Joseph? Ani ng kanyang ina. Opo, Nay. Bakit po? Anong nangyari sa kanila? Nagtatakang tanong naman niya. Ayun, lumubog na sa utang ang pamilya nila at tila ba sa isang iglap ay naglaho na ang lahat ng ari-arian nila. At alam mo ba anak, na nagsisisi sila ngayon dahil sa hindi sila nag-aral ng maayos kaya't hindi nila natutulungan ang kanilang mga magulang. Hala, ganun po ba Nay? Yan na nga yung sinasabi ng mga matatanda noon na dapat ay gumilos rin tayo dahil sa hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating mga kayamanan. Galit ka ba sa kanila anak? Hindi ako galit Nay. Kahit na kinukutsa at pinagtatawa na nila ako, hindi ako gaganti dahil wala akong karapatang gumanti. Tanging ang Panginoon lamang ang may karapatan, Nay. Napakaswerte ko talaga sa iyo, anak, dahil nagkaanak ako ng isang katulad mo. Hindi kagaya nila. Ay nako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magiging tulad nila. At Nay, magpapaalam lang po sana ako sa inyo. Naluluwas na ako ng Maynila upang ako ay magtrabaho doon. At napag-isipan ko na rin
na magpatayo ng water company rito sa bahay natin para naman mas mapagaan ang pag-iigib ng mga tao ng tubig. Subalit ay kailangan ko ng sapat na pera, kahit kailangan kong lumuwas ng Maynila para naman makapag-ipon-ipon ako kahit papano. Sige anak, walang problema yan sa akin. Ang mahalaga ay nakakabuti yon. Mag-iingat ka lang dun ha, paalala ng kanyang ina. O naman po nay, huwag kayong mag-alala, mag-iingat po talaga ako. Pangako ni Junjun sa kanyang ina. Kahit agad naman siyang naghanda na upang umalis na. Paalam nay, mag-iingat din po kayo ha. Paalam ni Junjun. Ikaw din anak, paalala ng kanyang ina. Habang naglalakad si Junjun at naghihintay ng masasakyan na tricycle, ay nakita niya si Joseph at Junior na maraming timba ang dinadala. O Joseph at Junior, ano kayo? Nakangiting bati niya sa kanyang mga kababata na siya namang ikinasimangot ng dalawa nang makita nila si Junjun. Ba't mo kami pinatawag Junjun ha? Ilis na sa Ate Joseph. Kinakamusta ko lang kayo? Masama ba yon? Inosenteng tanong ni Junjun. Kinakamusta o pagtatawanan mo kami ni Joseph? Prangkang tanong ni Junior. Anong pinagtatawanan? Hindi ako katulad nyo, Junior. At isa pa, kahit kailan ay hindi ko pinagtatawanan ng mga taong ang trabaho lamang ay magikim ng tubig. Anong masama sa mga ginagawa nun? Hindi ba wala naman? At isa pa, marangal ang trabahong yan. Paliwanag ni Junjun. Wala kaming pakisayo. At pwede ba? Huwag na huwag mo kaming tatawagan. Dahil kasalanan mo to kung bakit naging ganito kami. Joseph, hindi ko naman kasalanan yan. At hindi nyo rin naman kasalanan. Hindi naman natin inaasahan ang lahat ng nangyayari sa buhay natin eh. Kailangan lang talaga nating tanggapin ito at kailangan nating makaahon. Kahit alam kong makakaahon rin kayo sa ginawa nyong yan. Akala ko ba hindi mo kami pagtatawanan? Pero sa ginagawa mo ngayon ay pinapamukha mo sa aming Junjun na mahirap na kami. Para sabihin namin sa'yo ay panandalian lamang ito. At oo, sige na, nakaganti ka na sa amin. Pero kahit nakaganti ka na, isa ka pa rin tagigim ng tubig. Kahit bago dumilim ang paningin namin sa'yo, ay umalis ka na. Banta sa kanya ni Junior. Napapuntong hininga na lamang si Junjun sabay sabing, kahit kailan ay hindi ako gumanti sa inyo, Junior at Joseph, hindi ko kailanman magagawa yun sa kapwa-tao ko. Dahil alam ko sa sarili ko na ang lahat ng bagay ay bigla na lamang mawawala sa inyo. Dahil hindi bilog ang mundo. Isa pa, parang katulad ko na rin kayo kapag ginawa nyo yon. At kailanman ay hindi ko pinangarap na maging katulad nyo. Sad niya. At agad na rin umalis dahil may tricycle na ng mga sandaling iyon. Naiwan sila Joseph at Junior na napakunot ang mga noo. Ang yabang naman nun, akala mo naman kung sino nang nagbabait-baitan. Subalit tuwang-tuwa naman yun sa loob-loob niya. Ani ni Joseph. Oo nga pre, halata naman doon sa mga mata niya. Hayaan na lang natin yon. Pag makabalik yun dito, kumanda talaga yun sa atin. Akala mo kung sino eh. Galit na sa Ate Junior. Oo nga pre, visit kasi itong nagigib ng tubig na to eh. Kung meron lang sanang ibang trabaho dito sa bayan, ay hindi ko to gagawin. Reklamo ni Joseph. Eh paano ba naman kasi itong bayan natin eh sobrang hirap rin. Wala nang water station dito o water supply. Hay nako, lahat naman ata ng bayan ay umunlad na. Pero dito sa amin ay malabo dahil sa lahat ng tao dito ay tila naghihirap masyado. Kahit parang ganito rin ang magiging buhay natin. Malungkot na sa Ate Joseph. Ano ka ba pre? Huwag kang mawala ng pag-asa. Aba, baka sa susunod na mga taon ay may trabaho na tayong mahanap para naman makaahon na rin tayo sa kahirapan. Ani na lamang ni Junior. Sana nga pre, dagdag pa ni Joseph. Sa kabilang dako naman ay si Junior ay natanggap sa trabaho na siya namang mabilis niyang naging matalik na kaibigan ng may-ari nito. Paglipas ng ilang taon, ay malaki-laki na rin ang naipon niyang pera. Sapat na para makapagpatayo siya ng sarili niyang negosyo. Boss, ano kaya ang magandang negosyo na itatayo ko? Ikaw, kung ano yung gusto mo. At dapat, isipin mo na maraming tao ang makakapagbenepisyo nito para naman hindi ka lugi. At saan mo babalak na magtayo ng negosyo? Saad ng kanyang boss sa kanya. Sa bayan ko namin, boss. Kasi gustong-gusto ko rin yung umunlad gaya ng ibang mga bayan. Junjun, hindi ba yung lugar niyo ay walang tubig roon? Tanong ng kanyang boss. Oo boss eh, yun nga yung problema ko.
Kasi nga, ay naghihirap na nga kami doon ng tubig. Naho, may naisip ako. Nakangiting saad ng kanyang boss. Ano naman yun, boss? Nagtatakang tanong naman ni Junjun. Simple lang naman. Magpatayo ka kaya roon ng water station, hindi ba? Talagang maraming makakapagbenepisyo roon. Hala, o nga boss no. Naku, marami po talagang salamat. Pagpapasalamat ni Junjun sa kanyang boss. Kung kaya't agad naman niyang pinatayo ang kanyang water station at ipinaalam ito sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang mga kapatid at mga kamag-anak. Hindi pa muna umuwi si Junjun at pinadala niya na lamang muna ang isang bago niyang kaibigan. Ito ang namamahala ng kanyang negosyo doon. Hindi nagtagal ay umunlad ang kanilang bayan dahil sa kanyang negosyo. At maraming tao na rin ang gusto siyang makita dahil gusto niyang magpasalamat rito. Habang si Joseph at Junior naman ay gustong-gustong mag-apply ng trabaho rito. At agad naman silang nag-apply at wala silang kaalam-alam na ang kanilang haharapin sa ngayon ay walang iba kung hindi si Junjun dahil umuwi na ito. At ito ang mag-i-interview sa kanila at hindi sinasadya ni Junjun ang lahat ng pangyayari. Good morning po sir. Kami po yung nag-a-apply bilang isang delivery boy sa mga tubig niyo po. Sad ni Joseph sa may-ari ng kumpanya na nakatalikod. Well, mabuti naman at dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Sad ni Junjun. At agad na siyang humarap. Laking gulat na lamang ni na Junior at Joseph sa kanilang nakita ng mga oras na yon. Ikaw ang nagmamay-ari ng negosyong ito? Gulat na tanong ni Junior. Oo, bakit ba Junior? Bahol pa rin ba hanggang sa ngayon? Sarkastikong tanong ni Junjun. Hindi naman po sir. Sad ka agad ni Junior. At napayuko na lamang ito dahil sa pagkapahiya. So andito kayo para mag-apply ng trabaho, right? Tumango naman ang dalawa. Well, tanggap na kayo. Basta tusayan nyo na lamang ang pagtatrabaho ha. At huwag nyong gagawa ng kalokohan. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tanggalin kayo sa trabaho kung sakali. Seryosong sad ni Junjun. Tatanggapin mo pa rin ba kami? Kahit na napakarami na naming mga nagawang masama? Hindi naman maiwasang mapatanong si Joseph. Oo naman, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo, Joseph. Kitinatanggap ko kayo. Gaya ng mga dati kong sinasabi na hindi lahat ng tao ay nasa taas at hindi baksang mundo. Ito ay bilog. Makabuluhang saad ni Junjun. Maraming salamat talaga, Junjun. Sir, hindi namin akalain na magiging mabait ka pa rin ngayon sa amin hanggang sa ngayon. At tila ba napahiya sila? Hindi lamang sila, kung hindi pati na rin yung ibang mga kapitbahay nila Junjun na kinukutsa siya noon na hindi nila akalain na ang batang kinukutsa nila noon ang siyang batang magbibigay ng daan upang lahat sila sa kanilang bayan ay umunlad gaya ng ibang bayan.